Magandang araw sa ating mga suki. Yes. Sa ating mga viewers at yung mga bagong mga viewers. Sana marami pa rin mga bagong makakatagpo itong ating medicine series. At ating usapan ngayon, is it allergies? Mm-hmm. Yan. Alam, ito yung isa na pasyenteng nakikita sa clinic itong allergies. Mm-hmm. And isang nakakagulat ay hindi masyadong popular yung word na allergic rhinitis. Dalas pa nga pag sinasabi meron silang sinus. Oh. So, mamaya yan, kung ano yung relasyon ng allergic rhinitis sa sinusitis. At itong allergic rhinitis, ang kadalasan, kaya usually, ang tanong ko na lang, lagi sinisipo. Oh. Yan. Po, ting umaga, bahin ako ng bahin. Mm. No? Yung allergic rhinitis, ito, frequency, zing, nose that do not go away. Ang nakakatawa dito nga yung meron akong basa, running nose, bakit daw running nose, tsaka smell. Tumatakbo daw tapos umaamoy yung pa. Diba? But, I mean, but that's no runny nose kasi tulot yung so, baka kung ganyan po ang inyong nararamdaman or na-o-observe sa inyong mga kasama sa bahay. So, ano ba ang allergic rhinitis? Ang rhinitis ay inflammation of the mucous membrane of the nose due to allergic or allergic trigger. So, meron din yung this, yes, no? Po. Kasi like an infection, nasipon ka na dahil yung virus, nakakuha ka ng rhinitis virus, no? Pwede kang magkaroon ng symptom. Pero ito yung pamamaga dahil sa allergy. Oh. So, dun sa picture aking ipinapakita, yung ibang parang meron kasi yung hangin na natin alert. Wow. Yung pe, may lang na maghiba sa car. Pero sa G, yung mga ando. Yeah. Nangyari, yung immune system na ganano to our defenses kasi na ano, i-protect yung ating katawan. Na ang isang tao, ang kanyang interpret intruder to, no? It foreign body identity. O ang react ng bistro na walang alam. Isang bahin lang, parang, oh, chew! Ah.
bigla ko kasi oh. Kaya kasi wala siya. Yung self natin sa system, instead nga ng substances na nagkakaroon ng allergic rhinitis. Itong allergic ay ang tinatawag chronic inflammation eh. Mm-hmm. Parang ano let parang patong doon sa ano niya sa katawan niya yung reaction kasi nag-attack yon ng mga chemical ng mga allergic yung mga wow hirap din una irritating eh. Oo. Pasya. Ang sabi nila, pagka-uga, para sa kasi may bumaba. Ho. May no, meron na ang sa pagka umaga. Ito yung United. O pa, Ron. Yung genetics is very important na mamana. Kadala, tanong yan eh. Ano yung allergy? Ito, here, ay may send. Wow. Oo. Ng allergy. Let's say, pareho kayong may allergic rhinitis ay 50-80% chance. Oo, kasi rate yung gene, no? Kayo ay pareho. One parent, no? Is wala. 52. Pareho na, no? Malaki pa rin ba? Ang misa nilulok siya na dapat at pair no dapat meron 1/3 pa rin no? Wala lang wala na wala pala dun up dun yung alo sa hindi masyado pero nandun pa rin sa genes pero dok nang hindi ako makapaniwala na ito ay pwedeng mamana pero meron mga instance na wala talaga lumaki na siya saka lang siya nagkaroon na ano? Ng allergy. Kung kapag kabata, wala. Nang tumata na sa kameron. Kadalasan, ang allergic rhinitis, di may meron tayong pinag-usapan na allergic March, na usually, yun munang sa gastrointestinal. Nakaroon sa skin, yes. Atopic, and then respiratory, no? Mm-hmm. And usually asthma. At ang itong allergic rhinitis, pero ba depende yung mga teenage years, no? Dumadami. Mm-hmm. Nagkakaroon. In fact, merong ang National Nutrition Day published nung Society of Allergy in
sabi niya. Kaya talagang kung kayo ay ako na sa isang pamilya, Dr. Pagkan sa kanina men play role so it to be safe nung kang sure mo naman medyo na post the environment at din ma no ma ano anong tawag ma mamani they work together and then have my what every ng nineties. Kaya po kapag po yes. Sige, batiin dito Sir Rol. Maraming salamat po sa inyo, Ms. Arvin. Sarvin Scarlett new friend. Emma, bring in phone. Phone. Ito po sa inyo. Huwag po kayo at po natin niya ng kanan. Nandito rin po si CEO at si Mama Saj. Okay. Keep commenting po. At natutuwa po kami kapag nalalaman namin kung kayo ay nanonood at kung kayo natutuwa at kung ilalagay niyo po kung kayo taga saan, kami po ay lalong nasasayahan din dahil ang ganda po Dok no, nalalaman natin na may nanonood pala sa atin from different areas of the Philippines at yes, even abroad. Yes, oo, salamat po. At okay, so tuloy tayo no, mm-hmm, yung environment nga, ito nasabi natin na it plays a role no in developing allergic rhinitis. Yes. Ano? So how common? Ito medyo nabanggit ko na rin, pero ito yung isang study na tinatawag na ISAC study na yung mga bata na 6 to 7 years old ay 26%. In fact, 3,558 children to all over the world. Ano? International study to. Opo. A 6 to 7 years old ay 26.2%, mm-hmm, no? Tapos sa 13 to 14 years old, mas mataas pa, 32% mm-hmm ang meron. At yung sinabi ko nga, yung sa ating National Nutrition and Health Survey, 25% ang meron na allergy sa adults, no? So, actually, itong allergic rhinitis ang pinaka-common among the allergic diseases. Wow, kaya talagang hindi nakakapagtaka, Doc, na maraming makaka-relate sa ating pinag-uusapan ngayon, ano? Tama. Doc, ito ba ay, unang tanong lang po, ito ba ay merong edad o mula pagka-baby pwedeng may allergic rhinitis na? Okay. So, yun, ano? Pagka-baby nga, yun tinatawag natin yung allergic march, mm-hmm, na iba muna yung okay organ na minamanifest. Pero eventually ay nag-aano. Okay, lalabas. All right. So what are the causes of allergic rhinitis? Mm-hmm. Ito yung pinakikita natin, ano, yung unang-una yung indoor allergens, okay? Mm-hmm. Yung mga indoor allergens like cockroach, wow, house dust mite, mm-hmm, animal dander at mold. Mm-hmm. Itong mga ito, mga nasa loob ng bahay, ano, at talagang hindi nakikita itong mga to, kaya naman mahirap iwasan ng mga taong may allergic rhinitis. Correct. Yan, ano? Yung indoor allergens natin, nasa loob ng bahay. Mm-hmm. Di ba? Tapos ito yung mga
yung mga hindi natin sinususpect, yung cockroach, mm-hmm. yung house dust mm-hmm. mite, yung molds, no? Yung molds, saan nakikita tong molds? Yung molds ay, kung let's say ngayon tag-ulan, mm-hmm. di ba? Pag nagtatag-ulan, tama. Yung tinatago natin yung things natin. Yes. Or pagkagamit, medyo moist, no? Payong, sapatos. Mm-hmm. Pag kinuha natin, di ba parang may amag? Yes. So, or sa cabinet, mm-hmm. no? Pwede yon. And then, yung, like, sa ilalim, no? Ang sabi nila, ito yung mga sources ng molds, eh. Yung, let's say, yung ilalim ng gripo. Mm-hmm. Kaya kailangan yung ating bahay, walang hindi yung tutulo-tulo. Yes. Kasi kung saan merong mga moisture, doon siya, no? Yung molds. And very big, ano din yan, contributor sa mm-hmm. allergy. Tapos yung animal dander. Yes. Siyempre, yung pets. Ang dami ngayong lover pets. By the way, happy birthday kay Miss Eden. That's right. Elisa. Happy birthday, Ma'am Eden. Ang isa sa pinakang lover. Nag-live pet siya. Lover. Uh-huh. Yeah. So, yung mga pets, no? Baka makakakos ng allergy. Sabi mm-hmm. ko nga, meron ako isang pasyente, naku yung bata, may allergy sa pet. Eh, sabi ko, oh, naku, ipa-adapt nyo na muna sa iba yung pet. Kasi sabi niya, pwede ba yung anak ko na lang ipa-adapt? Mas willing i-give up yung bata kaysa dun sa pet. Or yung kanyang carpet, ayaw uh-huh. niyang alisin. Yung anak na lang inilipat ng bahay. No, I mean, those are jokes. No? Pero that's the truth. Kailangan i-separate. Kasi uh-huh. pwede talagang mag-cause. No? Tapos yung house dust mite, mm-hmm. ito hindi nakikita ng mata, no? Kung titingnan natin dito sa pictures, nasa right upper hand, no? Mm-hmm. Yung picture, no? At ito ay dust mite na mm-hmm. pinapakita natin. At hindi ito nakita, mga millions actually siya. Yes. Sa bedroom. Mm-hmm. Oo. Or kung saan naka, ano ang family, no? Kung saan nagsasama-sama. Mm-hmm. Or it can be in the carpet, mm-hmm. okay? And then, cockroach. Oh. Yung cockroach. Imagine, ano? Kasi sa Pilipinas, parang pet na natin yun. Yeah, parang ang mga bahay, parang natural na lang na minsan eh talagang dadaanan ka ng ipis. Yeah. And it doesn't have to be yung live cockroach, no? Oh. Yung iba pag naglalakad sila, yung parang meron silang, anong tawag doon? Yung meron silang parang may antenna, mark, na ganun. Parang meron silang iniiwan na ano eh, parang mga laway or something, no? Tapos, or disintegrating parts of the cockroach can mm-hmm. also cause allergy. Yun yung mga ano natin, ano, nakikita mm-hmm. na pinakakaraniwang cause. What else? No, sa outdoor naman, it can be pollens from trees, weeds, mm-hmm. or grasses. Ayun. Mm-mm. So, hindi ito yung, ano, no? Mm-hmm. Kasi yung mga, ay, nag-garden ako ng meron akong mga roses, mm-hmm. or meron akong mga orchids, no? Ito po ay insect-pollinated, usually yung mga decorative plants. Mm-hmm. So, insekto, nakikita natin yung padapo-dapo siya, palipat-lipat, mm-hmm. di ba? Tapos, maski yung mga paru-paro, lumilipat, kasi mm-hmm. dinadala nila yung pollens na i-fertilize. Pero ito, yung outdoor allergens na mas nagtitrigger ng allergy, yung wind, no? Oh. Wind pollinated. Ibig sabihin, wind blown sila. Mm-hmm. At nasa hangin. And mm-hmm. in fact, alam mo, it can travel by kilometers. Kasi nakita nila, lady, kahit nandito ka sa city, wala namang mga damuhan, mm-hmm. meron din silang na-identify. Tapos, kahit sa gitna, siguro hindi naman yung kalagitnaan, pero siguro medyo outside. Mm-hmm. Meron pa rin. So, natatangay. Kaya, actually, naalala ko nung nag-training kami ng allergy, meron kaming pollen counter. Mm-hmm. Yung ilalagay mo sa certain area, bubong, tapos parang umiikot yon. Tapos, kinakatch niya yung things in the air. Mm-hmm. Tapos, ina-identify yung mga kung anong nahan doon. Mm-hmm. Kung mga dust particles, kung pollens, anong mga pollens. Kasi marami naman tayong mga puno. Yes, no? Po. Tapos, yung mga weeds o yung talahib. Lalo na kasi ngayon tag-ulan, pero magbe-burr na. Mm-hmm. Kasi usually, pagpasok ng tag-ulan, doon palang maglalabas yung mga grasses. Yes. Tapos, pagka mga burr months na, September, siguro mga October, November, yung mga talahib, ang tataas na, mm-hmm. di ba? Pag nagtatravel ka. Yan po yung mas matindi kasi talagang nasa hangin siya. Uy,
At yan na naman, ano, hindi mo rin yan maiiwasan. Kapag lumabas ka, talagang malalanghap mo. Unless na lang nakamask talaga tayo mula pa noon. Oo, pwede ba yun? Tama. Ma-filter ng mask? Yes, oo. Ngayon, di ba yung virus na pi-filter nung N95, no, na mask. So, ito pwede rin ma-filter niya kasi bigger pa wow. sa virus. No? Okay. So, ano ang symptoms ng allergic rhinitis? Ayan na. Ito, pinag-usapan na nga natin kanina. Number one is frequent sneezing, no? At saka runny nose. Yan ang mga top symptoms. Naku po. Oo. Kaya actually, pag yun ang symptoms nila, mas malaki na yung iisipin mo, ah, mukhang allergic rhinitis to. Kasi may iba, more on like, bara, no? Ito, stuffy nose, nasal congestion, no? Parang barado. At ang nangyayari, makikita mo din siya, lady, eh, sa mga bata, pag yung parang medyo naka-gape yung mouth nila, yung kala mo ano lang yun. Parang humihinga, parang sa bibig siya nakanganga ng konti. Kasi sa bibig siya humihinga. Tapos yung teeth nila medyo, parang medyo palabas or pwedeng may puang kasi pwedeng yun. Tsaka pag sinilip mo dun sa loob, sabi nila yung roof, ano tawag doon, ngala-ngala? Mm-hmm. Yun, medyo mataas yun, high arch. No? So those are, could be symptoms kasi nga, dahil sila ay mga mouth breather. Dahil barado lagi ang ilong. Oh, parang chinek ko po agad yung ngalangala ko kung, kung mataas. Okay naman pala. At saka, alam mo, yung isa pa, no, ngongo sila magsalita. Di ba? Merong mga ganon. Yung parang may barado yung ilong, parang nag, ano ba tawag doon? Parang kala mo may ano lang siya, accent. No? Pero ang totoo ay barado yung ilong niya. Oh. So, pag actually nakikipag-usap pa lang yung pasyente, medyo na-identify ko na kung ano yung kanilang symptoms. Kasi yun nga sa pagsasalita. No? What else? Itchy nose, tapos yung roof of the mouth, yun na yung ngala-ngala, tapos pati throat, tapos yung eyes and ears nila. Kasi, paano, Dok, yung sa eyes and ears? Paano mo nalalaman na merong... Ah, yun. Yun ang complaint nila. Nagluluha rin sila. Oh. Or laging makati yung mata. In fact, yun yung allergic conjunctivitis. So, parang hindi lang allergic rhinitis, may allergic conjunctivitis din siya. Kaya, eh, merong mga iba talagang mas major yung conjunctivitis na nangangati. Mm-hmm. No? So, pero madalas magkasama din sila. Okay, kaya tapos, pala talaga, Dok, no, yung mga allergologists na katulad nyo, para kayong mga detective. Correct. Pati yung tenga nila. Uh-huh. So, tatanungin mo rin yan, makati ba yung tenga mo? Or, ayun, malakas sa cotton buds, no? Tapos, yun nga, yung laging nagluluha. And sometimes, parang they really find it very uncomfortable. Especially kung yung nakikipag-usap ka sa tao, di ba? You deal with people. Eh, ang hirap. Okay? What else? Ito, snoring or sleep and sleep disturbance. Okay? Oh, pati pala yun, ano? Oo. Ano rin? Symptoms din. Symptoms. Kasi, yung malakas maghilik kasi, ano, kaya di ba, I think we had, ano, with Dr. Jean Bautista, no? Nung about yung sa obstructive sleep apnea. Mm-hmm. Ang isa po dyan, kailangan titingnan din siya ng ENT, no? Para makita kung may mga bara dito sa yung pinaghihingahan, lalo na yung sa ilong, kung baka yun ang dahilan bakit nag-obstructive sleep apnea. Yes. Tapos ang isa pang symptoms is fatigue. Alam mo, ito yung sinasabi nilang systemic symptoms ng allergic rhinitis. Pagod lagi. Oh. No? And bakit? Kasi yung naubos na yung energy nila sa mga nararamdaman nila. Tapos sa pagtulog, kulang sila sa tulog kasi barado yung ilong or bahin sila ng bahin. So, they have lack of sleep. Naku. So, ang isang tinatanong din dyan, kung nababother ba sila nung sipo nila ng allergic, ay, yung tulog nila sa gabi. Or kahit sa araw, like hindi sila nakakasali sa mga activities kasi dahil may sipon sila. Ang hirap, ano? Affected talaga ang buhay kapag may allergy. Yeah. Kaya nga, sabi nila, actually, itong allergic rhinitis is not like hypertension or diabetes, no, na medyo talagang medyo matindi. But yung allergic rhinitis, ang concern is yung quality of life nila apektado, no? Yung daily living nila. Mm-hmm. Meron akong mga pasyente, parang after a while kung magamot na sila, mawala na yung sipo nila,
tsaka talagang ma-relieve na sila dun sa running, sasabihin nila, ganito pala yung buhay ng walang allergies. Parang hindi nila alam pala yun na ang sarap-sarap palang huminga dahil freely na silang nakakahinga unlike before. Kasi parang konting, yung lang matabig lang yung ilong nila, parang mag-uumpisa na yun, parang gripo na. Tapos they always have to have panyolito, a box or maraming tissue. Or yung tissue kulang talaga. No? Mm-hmm. Talagang medyo, yung sabi nila, miserable daw pagka kung may mga allergic rhinitis. Nako, tingnan na po natin kung meron ng mga nag-comment. Sige. At nagsabi o umamin sa inyo, Doc, ano? Tingnan po natin. Okay, salute daw po to all frontliners. Mabuhay kayo, sabi ni Ma'am Mayet Clemente Vasconcelio. Salamat you, po. I know her. Nandito rin po si Ma'am Evelyn Marcos Macalinaw. Salute to all frontliners in my favorite hospital in Manila. Mabuhay po kayong lahat. God bless and peace upon you all. Thank you very much. Ayan, so marami pong nagpaabot ng kanilang mga pagbati sa ating mga frontliners. Maraming salamat kay Ma'am Lolita Mang Likmot, Vin Star. Salute to you all. I was once your patient in the hospital. No regrets. Wow, God bless you all. You. Praying for all your safety. Magnon Oblepias, A. Tagyam Clavero. Salute to all the frontliners of my favorite hospital. Kasi ang frontliners daw natin, yan ang modern day heroes. Yes. Eh, diba? Sabi ko nga, dati yung parang, di ba, yung mga OFWs, they are the heroes also. Also, ha, they are. But now, we also have the present day heroes. Yes. Itong mga frontliners. At saka alam mo, Doc, no? Sasaludo talaga tayo sa kanila. In salute sa ating and in tribute sa ating mga modern day heroes noon na pag-aralan namin para ikaw maging bayani dapat patay ka. Pero ngayon hindi na, kailangan natin ng mga buhay na bayani. Oo. Para tuloy-tuloy ang kanilang mga ginagawa para sa bayan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Yes. Keep on commenting sa atin pong mga post at sa ating live stream program, at kung meron kayong katanungan, huwag po kayong mahiya. At babatiin po natin kayo. Yes, thank you for watching. No, okay, so we go to the conditions that are associated with allergic rhinitis. Ano ba yung mga condition? No, kanina nabanggit natin yung sabi ko nga yung may allergic march. No, so yung isang condition, yung atopic dermatitis. Okay, so napag-usapan na din natin yan before. Pwede po ninyong i-review or hanapin yung eczema, atopic eczema. Tapos yung asthma mismo. No, yung bronchial asthma related at pati yung food allergy. In fact, yung mga taong may allergic rhinitis, ang mga around 40% would have asthma. So, pwedeng maging asthma. At yun namang mga tao na may bronchial asthma, around 80% of them would have allergic rhinitis. Kaya napaka-importante po nating naiintindihan na yung dalawang sakit yan. Kasi ang tabog nga nila doon, one airway disease eh. Kasi magkatabi lang naman, magkadugtong lang naman yung ilong natin at saka yung ating lungs, diba? Yung daanan ng hininga. Kaya they are very much related with each other and yes, they have to be addressed, no? Pareho. So kung may asthma, hindi lang yung asthma ang gagamutin, i-check natin kung may allergic rhinitis. Okay, so ano naman ang mga complications na pwedeng lumabas, mag-arise out of allergic rhinitis? Okay, unang-una na nga dyan yung sinabi ko kanina, yung sinusitis. Kasi yun nga ang alam ng tao, meron akong sinus. Yun nga, Dok, eh. Diba? Sinus, lahat naman tayo, diba, may sinus. Parang natandaan ko tuloy yung mga nagsasabi din na, alam niyo, may tonsil ako. Oh, may appendix. Oo. Yeah. Okay, so yung didagdagan natin ng itis. Yan, kasi, kasi itis, yun yung inflammation. May sinusitis, tapos ito otitis media, yung tenga. Yes. Tapos yung worsening of asthma. So pag kayo ay may allergic rhinitis, ito yung concern natin. Mm-hmm. Baka mamaya meron na kayong sinusitis, mm-hmm, o kaya yung otitis kasi nga, nagbabara yung ilong, nagbabara din yung may connection tayo, yung eustachian tube. So, pwedeng magkain, lalo-lalo na sa bata. Kasi very short lang daw yung connection ng ilong tsaka ng tenga sa mga children. Tsaka usually yung mga babies nakahiga. No? So, pwedeng magkaroon ng
infection or otitis so, media. Yun palang mga nakakaranas na parang yung tenga nila ay parang bagong ligo sa dagat. Alam mo yun? Yung ganong pakiramdam. Kailangan din palang magpa-check up, ano? Kasi baka barado na. Yes, that could be one reason. And then, worsening of asthma nga. Kasi pwedeng mag-progress. Tsaka yung meron yung hyperreactive airways. Pag severe yung allergic rhinitis, talaga parang halos nag-a-asthma rin sila, no? So, going back to sinusitis, ano ba yung sinusitis, no? Ito yung sabi natin yung may sinuses. Ito kasing skull natin, no? Ano ba sa Tagalog ang skull? Bungo. Bungo. Itong bungo natin, kung it's pure bone, mabigat. Mm-hmm. So, merong sinuses siya. May butas sa loob. Parang ini-air condition din niya. Dito, merong frontal. Tapos dito, maxillary. Tapos dun sa may banda doon, yung mga ethmoid at saka yun, ano? So, ito po ay mga hollow spaces. Eh, ang connection po niyan or ang outlet niyan ay nandun sa ilong. Yes. So, kung may allergic rhinitis po na namamaga, no? So, nababarahan. So, yung mucus, no, namamaga rin. So, na, kaya tama yung may patalastas ng araw, ay doon ako inapunan, kulong na sipon. Ikaw ba ay may kulong na sipon? No, ibig sabihin na yung sinusitis kasi nandun na sa loob. Yung inflammation, ano? Pwedeng ganon ang mangyari, okay? So, anong sabi dito? You may be suffering, no? From sinusitis if you have plenty of thick colored nasal discharge. Tapos, post-nasal drip. Yung parang ganon. Tsaka parang may nilulunok ka na parang may plema dun sa likod ng ilong. Kaya tawag post-nasal o sa lalamunan. Tapos may ubo. Tapos may headache ka, no? Mabigat. Pag yumuko ka, ang sakit dito, mabigat, no? Or dito sa parang masakit, no? So that would be sinusitis. And sinusitis could be infectious or could be from allergy. So pagka ito ay infectious, sandali lang, kung hindi associated with allergic rhinitis. So, yung pong sinusitis, it's a different problem with allergic. Kasi yung pag nasipon ka nga ng infectious, minsan nagiging bacterial. So, umuwi din sa sinusitis. Not necessarily na may allergy ka. Malinaw sa atin yun ngayong umaga, ano? Na magkaiba pala itong allergic rhinitis sa sinusitis. Usually, Dok, parang madali siyang ma-interchange. Eh, ay, sinusitis ako. Oo, pwede. Kasi nga, related siya, but it is a different. Kaya ang a different entity. Kaya sabi dito, consult your doctor for appropriate diagnosis. So, we have like ENT doctors, no, to check yung inyong ilong or maybe your family physician can check, no, or the allergologist can check kung related. Kasi it could be hindi naman pala allergy, baka infectious lang siya. No? So, kaya kailangan ma-differentiate. Ayun. So, how do you confirm if you have allergic rhinitis? Oo nga. Pagka-allergy, kailangan ma-identify. No? Bukod sa makita mo, ma-identify mo na may allergic rhinitis na symptoms, kailangan ma-identify yung triggers. So, ito yung tinetest siya, no, na dinadrop mo yung mga extracts ng mga allergens. Tapos, after 50, scratch mo siya after 15 minutes, ay malalaman mo na kung meron kang allergy. Kung hindi available ang ganitong test, you can do blood test also. There are some hospitals or laboratories who also check for specific IgE. Pero dito, Doc, sa Adventist Med, ginagawa natin ito, di ba? Ginagawa niyo po sa inyong clinic. And we have limited ano din, blood test. Meron din, ano, pero mas maano yung sa skin test. Okay? Tapos, treatment na tayo. Ayan. Dok, pwedeng bago yung treatment. Marami din po kasi akong gusto pang batiin sa ating mga nanonood. Gusto ayan. Yan. So, nandito si Tita Lids Bluel, isa sa ating mga suki sister. Yeah, my dear sister. Hello. At ang sabi niya po, Happy Monday! Cheers to our health heroes at Adventist Med. You are truly heroes. Maraming salamat po. Ma'am Lenny Oabel de la Cruz, good morning Adventist Med, and thank you daw po, Doktora. Thank you. Ma'am Sheila Villarina Napoletano, good day, Dr. Linda Limbarona. I was your patient in the 90s. Wow. I came from Iloilo City. Wow, thank you for communicating, ha? Talagang, thank you for remembering. Yes. Tagal na, no? Opo.
Don't worry, Doc, looking young. Nandito rin si Ma'am Esther Hardeleza, Ma'am Perlita Pinky Eugenio Balsita, Rosvick Taktakon Regio, Marilyn Makasadya, Fedelin Sarmiento, Canning Somejo Esma, Santo Sena, Nora Tanay Baldemoro, Joy Bakangin, Rosie Fondevilla Mazo Dinglasan. Good morning din po sa inyo, ma'am. Nandito rin si Sir Lito Rosales Montesines from Liliu Seventh-day Adventist Church. Wow. Ayan. Liliu, maganda dun. Oo nga po. Ano dun? Kaya nga, Dok, naisip ko agad. Sapatos at saka stitches. Parang ang sarap bumisita. Wow. Ano po? Oh, at ang kapaligiran dun. Ayan. At marami pang iba. Shamey Mojica, Raymond Monterey, good morning po sa inyong lahat at maraming salamat for actively participating in our discussion today. Yeah, oo, thank you for letting us know na nandyan lang kayo. Okay, so let's go back. Yes. How do I treat my allergic rhinitis? Paano gagamutin? Ano, at least, syempre, this will be from the doctor's standpoint. But what is your part? Okay, after na-identify kung ano yung mga allergens or yung triggers ng inyong allergies, the best is avoidance. Iiwasan. Okay, so kung sa bahay natin, maraming mga nakatago or may mga nagko-collect ng moisture, yan, tanggalin natin. And then, of course, yung medications kung kinakailangan, yes, diba? And then, yung meron tinatawag na specific allergen immunotherapy or yung allergy shots kung sa mga tao na hindi naiiwasan. At kailangan patuloy or severe. And then, patient education. I think, ito yung knowledge power, yes, na importante. And that's why that's why we are here dito sa ating Lifestyle is Medicine series, to educate you para alam po ninyo, yes, kung ano yung inyong gagawin tsaka naiintindihan ninyo inyong health problem. Okay? So, Doc, binanggit nyo po talagang avoidance. Hindi ito yung pwedeng sabihin na pampalakas ng immune system o kaya pampalakas ng sarili, unti-untiin ko. Okay. Hindi pala ganoon. Itong sa allergy kasi, yung hindi pwede yung ganoon eh, kasi lalo mo siyang nati-trigger. Oh. Ang mabuti is to avoid completely. Okay. For a while or maybe kung hindi nga ma-avoid yun yung immunotherapy. I'll explain, ano. So, ano ang medications? General IV lang, ha? Huwag ninyong igamot ito sa inyong sarili na... Huwag mag-self-medicate, no? Paalala. Kasi gusto ko lang isabi na may mga iba-ibang klase ng gamot. We have decongestants, yung pong para yung bagbabara ng ilong, ano? And pwede po itong iniinom. Pero ang nangyayari, pagka ito'y chronicaling iniinom, ang side effect po niya, nagre-rebound. So, pag ininom mo ng... Actually, 3 to 5 days lang. Tapos, dapat hindi na. Kasi kung hindi, mas worse pa when you stop it. Naku. And then, you have your antihistamine, your anti-allergy, and then yung mga anti-leukotriene kasi isa yun sa mga chemical na nire-release ng allergy. And then, yung spray sa ilong, no? Yung nasal corticosteroid. So, meron ding decongestant na spray. So, we have to really know which one we are taking. And ito yung mga anti-inflammatory. Okay? So, you have to get the help of your doctor to self-medicate. Tapos, balikan natin yung immunotherapy. No? Kasi yun sabi mo nga, kung pwedeng iiwasan, di ba? Or unti-unti. Actually, itong immunotherapy is ini-inject ng little by little, pero talagang very, very small amount na hindi yung tantsa-tantsa na sinusuka. Tapos, para matolerate. No? Yes. But this is done for mga inhalants, yung mga nalalanghap or nasa hangin. Pero sa mga pagkain, as of now, sa food, talagang avoidance pa rin ang treatment, no? Kasi pag ina-avoid mo yan, parang napapahinga yung iyong immune system na hindi ma-trigger. And hopefully, after some time, mag-subside yung allergic reaction. Okay? So... Yes, so allergic rhinitis is a chronic disease, no? But together with your doctors, a treatment plan can be tailored for you. So, meron po dyan, ano? And I would like to thank yung Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology for
these slides na pin-prepare po nila mm-hmm. to for mga lay lectures nga. At kasi yung mga tao, we want to inform them, yes. no? Kaya pwede po. At saka kung gusto po ninyo maghanap ng allergies, no? You can look at the website of the society kung mm-hmm. sa ibang places. Dito sa Pasay, nandito po ako. Yeah. Yes. Lang, no? Yes. Alam niyo po, Doc, ang kagandahan dito sa lecture na inyo pong ibinigay ngayon ay binigyan niyo po kami ng pag-asa na yung mga may allergic rhinitis ay hindi naman habang buhay na pala nilang tsatsagain or titiisin na lang mm-hmm. na yun na yung kanilang tuwing umaga, ganun na lang. Meron palang pag-asa. Ano okay. Kaya huwag niyo pong kakalimutan lumapit sa mga doktor dahil matutulungan po kayo sigurado kung paano ang pinakamagandang paraan at ang pagkasabi nga ni doktora kanina, custom fit para sa inyo. Hindi po pwedeng self-medicate na yung ginawa ng inyong kasama sa bahay at total gumaling siya doon at siya ang nakapagpa-check up ay gagayahin na lang. Ano do? Oh, tama 'yon kasi iba-iba talaga ang ano ng tao, no, yung symptoms, yes. saka yung mga triggers, mm-hmm. no? Iba-iba. Kaya talagang kailangan individualize. Yes. I don't want to miss na mabati itong iba pang mga nanonood sa atin ngayon. Thank you very much kay Tabian John Bercel. At meron po siyang tanong. Ayan, parang may sipon palagi. Oo, bilanggit yan ni Doktora kanina. At pwede niyo po itong i-replay itong videos natin. At yung mga iba pang videos sa atin pong page, pwedeng-pwede nyo rin pong balikan. So, yun ang comment niya. Lagi mm-hmm. siyang may sipon. Okay. Yes. So, you have to find out. Ang isang character po ng allergic rhinitis, ito sabi nga, chronic disease, mm-hmm. paulit-ulit, no? So, pagka po talagang, ay, paulit-ulit na, kailangan you have to seek for, yes. ano nga, for consult kasi it could be allergy. Kasi may mga iba ding mga chronic, ay, meron ding mga iba sipon naman mm-hmm. na baka, another thing pala, like oh. yung bihira lang naman to, pero like yung pala yung may ano na, yung from the, yung CSF, yung cerebrospinal fluid pala nag-ano na kasi, na-aksidente mm-hmm. nag-crack dun sa skull, yun, nag-drip. So, yun, mga kailangan i-check po yung mga ganon. Thank you very much, Doc. Nandito rin si Olivia Andrade watching from Paranaque. Salamat po. Ma'am Laarni Manyes, Adriano Plantilla, good morning, watching from Nagcarlan, Laguna. Nice topic daw po. Ang dami nating watchers from Laguna. Thank you yes. po for watching. Andito rin po si Ma'am Weng Katapia Esteves, Ma'am Nora Tanay Baldemoro, Therese, ayan. Andito rin si Posada Sint Liano, Marinel Concepcion, and meron pa ba akong na-miss? Gusto nating mabati ang lahat ng ating mga nanonood. Siyempre, si Ma'am Marilyn Fonte. Maraming Hi, salamat po. Ma'am Marilyn. Okay. Doc, at this point in time, I want to share with our viewers kung ano ang mga services na meron dito sa Adventist Medical Center Manila. Ito ang mga available services ng Adventist Med para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you. Pero walang walk-in, please call to set an appointment para sa inyong face-to-face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation gamit ang aming telemedicine. Ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy and rehabilitation. Once again, no walk-in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home. Laboratory services. Immunization services. PT and rehab home care. You can even have your medicines delivered at your doorsteps through medicine delivery. Meron din kaming drive-through services for laboratory and immunization. For meals, snacks, and more na siguradong nutritious and delicious, here's our Healthy Bites. We are open for takeout. For your convenience, you can have it delivered or picked up. Let's go to our sister institution, the Manila Adventist College. Enroll
enrollment for first semester is ongoing. For senior high school, we have ABM and STEM strands available. We also have college and Juris Doctor. With our flexible learning, you can surely have a memorable experience wherever you're from. Choose MAC, the college that can equip you for life and prepare you for beyond. And now, back to the studio. At yan nga po ang mga services natin dito sa Adventist Med na talagang ginawa upang habang may pandemya ay hindi nyo rin po mamiss ang mga servisyo natin. Maabot po kayo kahit kayo ay nasa inyong mga bahay. Correct. Doc, upon checking, meron tayong mga questions pa sa ating viewers. So this is from Jen Novelero. Good morning. Ask ko po sana if may allergy ba. Pwede uminom ng any medicine na pang, basta pang allergy kahit mga over-the-counter kung di pa nakakapagpa-consult sa doctor? Okay. Yung pong anti-allergy medicine, meron po yan yung generation. Merong first generation, tapos new generation. Yung mga first generation, ito yung mga original na mga anti-allergy medicine na hindi advisable na ipainom sa may allergic rhinitis kasi nakakaantok po siya. And ito po, prone sa pwedeng magkaroon ng mga accident at saka like nagda-drive or yung nag-ooperate ng machine, pwede. Tapos at saka or inaantok sa school yung mga bata, no? Yes. Baka antokin sila sa school, hihina din yung performance. So if ever yung new generation na antihistamine yung mga non-sedating. Pero ako, I still would advise kahit papaano ipakita po ninyo sa inyong mga doctors at pediatrician. Right. Just before you take these things. Kasi pwedeng over-the-counter yan, pero hindi natin alam. Tsaka hindi po siya advisable na pag may symptoms lang iinumin. Kailangan yon. May certain length na iinumin. Okay. Tsaka together with the nasal spray. Thank you very much, Doc. Eto po, si Ma'am Rebecca Abad. Good morning din po sa inyo. Thank you for watching. She's watching from Pampanga. Ay, ang layo. And si Tabian Jan Bercel, thank you daw po, Doc. More power will visit soon after COVID-19. Oh, yes, we are really hoping and praying na ito po ay matapos na, that we heal as one, para po naman bumalik na tayo, no? Pero hindi na sa old normal. New normal, better normal para sa ating lahat. Correct. Oo. Mas mag-ingat tayo. Yan. Tama. Tama po yan. Okay, mga kaibigan, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyong lahat na mga nakatutok at nakasubaybay at lalong higit dun sa mga mabubuting puso, no, na talagang nagpapadala pa rin ng tulong dito po sa ating laban contra COVID. Kung kayo po ay blessed at gusto niyo rin pong maging blessing sa ating mga frontliners dito sa Adventist Med, kung yan ay para sa PPE, pagkain, supplies, or kung ano pa man, ito pong mga bank details na ito ay pwede nyo pong i-consider at kami po'y malugod na tatanggap ng inyo pong suporta. Ayan. So ito po ang ating mga maaari lamang pong ipadala nyo rin sa amin ang inyo pong pwedeng screenshot, ano po, para naman ma-recognize po namin kayo dito sa ating programa. Yeah, para mapasalamatan. Sa kanilang mga tulong. Yes, that's right. Isa sa mga yung natutuwa akong nagpadala sa atin, ano, parang kilo-kilo ng mga ginger. Wow. Nung nakaraan, di ba po? Oo, tama. Oo, at yan ay ginawa po nating salabat para sa ating mga frontliners. Yeah, yung maraming mga salamat. Immune boosters, so we serve immune boosters for our frontliners, for our workers, para talagang may panlaban. Kasi syempre, nandito sa ospital, di ba? Ayun. So, thank you doon. Ngayon po, gusto kong i-share naman sa inyo itong nakalagay sa Genesis 2 verse 7. Ito ang ating takeaway verse for today. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. So, mga kaibigan, ito'y isang paalala na ang bawat hinga na meron tayo ay
kalooban niya ng Panginoon. Ano, Dok? Oo, tama. It's a gift from the Lord yung yes. ating hiningan, di ba? Kaya habang may buhay, yun nga yung sinasabi nila, may pag-asa. Kasi habang tayo ay nakakahinga, ibig sabihin ay talagang meron tayong buhay na pwede nating i-enjoy at buhay na kailangan din naman nating ingatan. Yes, tama. Mm-hmm. It's a gift from the Lord. Tama. So, Dok, meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga viewers? Salamat sa inyong laging pagsubaybay mm-hmm. sa mga friends na natin sa ano intern anong tawag diyan sa social, ating online community at we pray and hope mm-hmm. that you will all be safe at saka that's itong right. pinag-usapan natin ngayong umaga sana ay nakatulong sa pang-inyong pang-araw-araw na family life, no? Yes. Ayun po. At kung kailangan nyo magpakonsulta, nakita nyo po sa ating pinalabas kanina. Kung hindi man face-to-face, pwede po ang telemedicine. Mm-hmm. So, i-consider nyo po yan. Dok, pwede nyo po bang ipag-pray ang ating mga viewers? Sige, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, Ama sa Langit, kayo po ang dakilang Diyos na may lalang sa amin, kagaya po yes. ng aming binasa, na ang hininga na aming ini-enjoy ay galing po sa inyo. Mm-hmm. Kaya salamat po, Panginoon, at kami ay inyong nilalang at binigyan ng inyong pagmamahal mm-hmm. Sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesu Cristo na namatay para sa aming mga kasalanan upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, i-bless niyo po at protect niyo ang lahat ng aming mga nagsusubaybay at nanonood ng programang ito. Yes, nang sa gayon ay ma-enjoy nila ang buhay na inyong ibinigay. Gayon yes. din po ang lahat ng workers at ng mga frontliners dito sa ospital at sa lahat ng mga nag-aalaga ng mga may sakit sa buong mundo. Hinihiling namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Doc Linda. Thank you. Welcome. I'm so happy. Happy National Heroes Day po sa ating lahat. Yes, ano? Saludo. Yes, saluduhan po natin ang mga bayani ng ating buhay at ng ating bayan. Ayan. So, stay safe, stay healthy, and don't forget, lifestyle is medicine.